Dahil sa sobrang init, nasira na ang milyon-milyong pisong halaga ng mga pananim sa Samlang, Cotabato at Corona del City. Sa ilang bahagi naman ng South Cotabato, halos wala nang tumutulong tubig sa mga gripo. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Aabot na sa 4,000 hektara ng palayan sa Samlang, Cotabato ang nasira dahil sa epekto ng El Nino. Ang halaga ng pinsala sa mga pananim pumalo na sa 200,000 piso. Sa kabuuan, may 3,000 magsasaka ang apektado. Kaya naman isinailalim na sa state of calamity ang bayan. Bahagi ng calamity fund ay gagamitin sa pagbili ng mga water pump at relief goods para sa mga apektadong magsasaka. Sa Corona del City, pinapakain na lang sa mga alagang hayop ang mga tanim na mais. Hindi na raw kasi ito mapapakinabangan pa ng mga magsasaka. Halos wala kasing butil ang mga ito dahil sa labis na pagkatuyo. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot na sa 90,000 piso ang halaga ng napinsalang taniman dahil sa epekto ng El Nino. Pinoproblema rin ng mga taga-barangay Kinilis sa Pulumulok, South Cotabato ang pagkukuhanan nila ng tubig. Mula nang maramdaman ang epekto ng El Nino, halos wala nang tumutulong tubig sa mga gripo. Ang ilan sa kanila, bumabiyahe pa ng kalahating oras para makapag-igib ng tubig sa ibang lugar. Pumipila naman ang ilang residente dala ang kanilang mga container ng tubig para makakuha ng rasyon mula sa mga dumadaang fire truck. Ayon sa barangay council, tinatayang nasa 200 ang apektado ng kawalan ng supply ng tubig. Apektado rin ng El Nino ang supply ng bangus sa Dagupan City dahil dito nagsimula ng tumaas ang presyo nito. Sa magsaysay fish market, 120 pesos na ang kada kilo ng bangus. 105 hanggang 110 pesos lang ito noong nakaraang linggo. Dahil sa sobrang init, pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga mangingisda sa posibleng pagkatuyo ng mga palaisdaan. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.